Magandang hapon po sa inyong lahat. May hinihintay po ako na pupunta dito. Isa pong importante na bagay. Kaya hindi ako dapat aalis ngayon. Si Michelle nag-antay pa naman sana sa akin dahil meron siyang ipabili. Dahil birthday ng kanyang kaibigan ngayon, may pabili siyang regalo sa akin. Hindi ko nabili dahil hindi pa ako pwedeng makalabas dahil hinintay ko yung pupunta dito. Wala kasing saktong oras na binigay. Kaya hindi ko din alam kung anong oras darating. Ayan ang problema at si Martin wala dito na may trabaho. Si Michelle nag-aantay sa akin dahil may pabili nga siya. Ito na po yung boses ko ngayon, ika dalawang araw ngayon sa ating trangkaso. At sana hindi mawala tuluyan na yung boses ko dahil nga sinabi ko na po kahapon na meron pong trabaho na gagawin si Mami Rose na magkakapera tayo, magkagrasya tayo. Kaya hindi po hindi mawala ang boses ko at ayaw ko din maghintay ng matagal ba bago ma-send sa kanila. Na kaya naman. Kaya sana na ganito lang yung boses ko hanggang sunod na araw o bukas baka maging okay na. Kasi ngayon halata talaga na may trangkaso ako dahil sa boses ko. Sana hindi lang siya mawala kasi kahit ganito, naintindihan naman ako magsalita, di ba? Hindi naman siya pagaw, yung paos ba? Hindi pa naman siya malala. Kaya sana hindi talaga siya lalala dahil nga may gagawin tayo. At ako po muna ay mag-ayos. Titingnan ko si Uma kung natapos na siyang kumain. Dahil ko siya sa bed niya. Higa na siya sa bed niya. At ako naman ay sana at darating na yung pupunta dito kasi si Michelle nag-antay na sa akin. Yun ang plano ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung may trabaho akong magawa ngayon dahil nga hindi tayo masyadong malakas. May trangkaso tayo. Pero ako, alam niyo po ba ninyo, pag may trangkaso ako, kumikilos pa rin ako kahapon. Naglinis ako sa labas. Sabi ni Michelle na, bakit daw hindi ko sinabi sa kanya na tulungan ko siya. Sabi ko na, gusto ko na madalian na trabaho. Gusto ko matapos agad. Kaya hindi ko na sinabi sa iyo. Kasi daw may trangkaso ako ba. Ah, grabe talaga yung ilong ko. Eh, pingot talaga siya. Uso po talaga ngayon ang subawan ka. Dahil nga sa panahon, kaninang umaga ang lamig po. Kaya bago na talaga yung panahon at mag-autumn na talaga siya. Wala na ang summer. Nandito kami ngayon si Fiona sa labas. Papunta kami sa river. Kasama ko siya dahil maganda ang panahon. Ubis do Fiona? Nasa likod. Hello, madlang people. Mabuhay. Pagsipyo na talaga ang pauwi na kami. Tapos na, ito na yung nabili kong bulaklak. Sana magustuhan ni Michelle. Yun na kami. Nasa bahay na kami. Kauwi lang namin ni Fiona. Binilhan ko ng bulaklak si Michelle. Dahil ibibigay nga niya doon sa kaibigan niya, may birthday ngayon, yung malapit na kaibigan niya. At bumuwi ako agad dahil nga mayroong pupunta dito. Hanggang ngayon hindi pa dumating. Hindi ko alam kung anong oras yung darating ba. Pero sabi ni Michelle, kasi sabi ko kay Michelle na doon muna siya umupo sa living room ni Uma sa may bintana. Kasi para makita niya yung darating ba. Wala pa naman daw. So, nasa bahay na ako. Sandali lang ako sa Ribi. Umuwi talaga kami agad ni Fiona. Eh, yun lang naman ang sadya ko. Yung bulaklak at saka yung bumili ako ng para makain namin ngayong gabi. Makain ni Martin. Yung ilong ko ba, yung sipon ko. Eh, inom na naman ako ng gamot kasi yung gamot ko, bago ako kakain, inumin ko siya. Tapos maghintay ako ng 30 minutes bago ko siya. Bago ako kakain. Kaya inumin ko na. Dahil yung ubo ko, grabe na naman. Ngayon sa labas, medyo malamig na siya. Kaya kakain, inom muna ako ng gamot para makakain na. Dahil alas 6 na pala. Alas 6 na. 6:15 na. Ay, wala pa pala.
5:45 pa pala, kala ko, ano na. Kakain mo na. Ah, iinom mo na ako ng gamot, tas kakain. Wow, sarap ng buhay. Patulog-tulog lang. May kagat po kasi siya sa lamok. At alam po ba ninyo kung saan siya kinagat? Ang sakit po, namula. Pakita ko po sa inyo. Paano na lang kung nasa Pilipinas tong bata na to? Ayan po siya, oh. Masakit po siya ilakad nung kahapon. Kasi namaga po yan. Ngayon, hindi na masyadong namaga pero masakit pa daw. Ito naman ang isa, oh, namaga. Ito ang masakit kasi ano sa sapatos niya ba? Yan, hindi namin siya pinapasok. Pero bukas, papasok na siya. Namula po talaga yan. Hindi naman masyadong malaki. Nung isang araw, napakalaki. May lamok kasi nakapasok ito sa bahay namin. Ano na kasi yung lamok ba? Ganito nga panahon, marami ng lamok. Gama, meron pang isa, oh. Ang daming kagat ni Pew ng lamok. Kaya kahapon, yung bintana, sinirado niya talaga bago maggabi para hindi daw papasok yung lamok. Ano, ha? Paras po yan sila ni Martin pag kinagat ng lamok. Mamula. Good morning! Alis kami ni Martin. Oh, tingnan ninyo, panahon dito. Oh, may aeroplano. Sa taas. Papunta kami ng Lodin Shide. Pero mag-bus kami ngayon dahil may kukunin kami. Tamahan ko si Martin kahit inuubo ako. Ay, siya maski pagasin shots. Siya maski pagasin. Yep. Si Martin, nauna na siya dahil kakain pa. Palpak yung lakad namin. Ikukwento ko po sa inyo kung ano pong ginawa namin doon sa Lodin Shide at bakit hindi kami nag-auto papunta doon. Mamaya na lang pag-uwi sa bahay. Nagutom na ako ba? Buti na lang nag-inom ako ng kape kanina. Alam po ba ninyo? Wala akong tulog ngayon. Hindi ako nakatulog dahil sa aking ubo. Grabe. Gusto ko nga sanang lumipat kagabi ng higaan ba? Baka ma-disturbo ko si Martin. Tutulog. Tapos ako ubo ng ubo. Kakaloka. Yan na si Fiona. May bagong siyang suot na damit. puro yung design ba? Pusa. Siya po nagpili niyan. Suotin niya talaga ngayon. Hindi pala sila nag-swimming ngayon. Fiona! Barong ba niya shoy ten swimming? Lera's crank? So, hindi sila nag-swimming ngayon? Ewan ko. Hindi niya alam kung bakit. Kala ko may sakit yung ano nila. Sama talaga yung pakiramdam ko ba? Kahapon. Okay. Yun ah. Pauwi na po kami. Hello po. Kakain po tayo ngayon ng sabaw dahil nagluto si Martin ng sabaw. Nilutuan ang asawa niyang may sakit, may trangkaso. Kanina pala siya lang nag-asikaso kay Fiona. Kasi si Philip at si Michelle hindi din pumasok dahil nga si Philip ang unang nagkasakit, tapos si Michelle din nahawa din. Magkasabay lang kami ni Michelle. Si Philip ay ubo na lang sa kanya pero hindi pa rin namin siya pinapasok dahil sabi ni Martin gusto niya na papasok yung mga bata, yung magaling na ba? Kasi pag papasokin namin, kasi hindi pa magaling, baka lalala pa ng, mas lalala pa dahil nga yung panahon sa umaga malamig. Malamig na. Grabe, siguro mga 2 degrees na lang. Tapos po, kahapon,
hinayaan lang pala ako, kanina pala, hinayaan lang ako ni Martin na matulog ng hanggang alas 10:30. Pero nagising ako kanina umaga dahil ginising ako ni Fiona kung ano daw ang susuotin niya. Sabi ko sa kanya yung susuotin niya, nilagay ko na dun sa cabinet niya, sa pinakamataas, siya na lang ang magkuha. Tapos siya lang kasi yung hinatid ni Martin kanina. So madali lang natapos si Martin na si kaso sa kanya kasi isang bata lang yung hinatid. Tapos inayaan lang ako ni Martin matulog dahil kahapon po, grabe niya ako nakatulog sa ubo ko. Ubo ako ng ubo sa as in, hindi talaga ako nakatulog. Tapos sabi ko sa sarili ko ba na lilipat na lang ako ng higaan sa baba dahil ayaw ko na malisturbo si Martin kasi si Martin madali yung magising. Tapos ako naman, ubo ng ubo katabi niya. Sabi niya, hindi na naman daw halos, halos ano ba, oras niya akong narinig na umuubo. Paminsan-minsan lang daw. Kaya nakatulog din naman daw siya kahit papaano, kahit narinig niya ako paminsan-minsan. Kaya sabi niya sa akin na pinatulog lang niya ako kasi kahapon wala talaga akong tulog. Tapos kahapon na mga alas 7 ng gabi, ano alas 6:30, pupunta sana kami ng Lidl ni Fiona. Pero iba talaga yung pakiramdam ko para akong naglalakad sa hangin. Sabi ko kay Fiona na para wala akong lakas dahil nga walang tulog. Sabi ko kay Fiona na hindi na lang tayo pupunta sa Lidl. Kasi bibili nga sana ako. May bibili na akong para lutuin kay Martin. Pagkain ni Martin. Para pag-uwi niya ng gabi, may makain siya. Sabi ko kay Fiona na hindi na lang tayo pupunta dahil nga parang kailangan ko talaga magpahinga kahit 30 minutes lang. Kaya yun ang higa ko sa bed sa baba. Kahit 30 minutes lang po. Pero parang nakatulong din ba nahuwasan. Kaya kanina, pinatulog talaga ako ni Martin dahil kagabi, hindi na masyadong ako inuubo. Pero kahapon, grabe yung ubo ko. Uy, as in, wala talagang tigil. Yung gamot ko kasing iniinom, ano yan siya, parang herbal ba? Hindi siya as in talaga na yung mga antibiotic. Kasi yung doktor ko, hindi yan basa-basa na bibigyan ng antibiotic. Kaya, inayaan lang niya ako matulog. Kaya ngayon, medyo okay-okay yung pakiramdam ko na nakatulog ako. Pero yung ubo ko, at saka yung boses ko sa narinig po ninyo, halata pa, no? Kaya, hindi tayo pwede magkasakit dahil hindi pwede magkasakit. Nagkasakit na nga. I mean, hindi tayo pwede, bawal magkasakit ang mga nanay dahil ang daming gagawin. Tapos alam pa ba ninyo? Kahit may sakit tayo, hindi tayo makarelax, hindi tayo makatulog, hindi tayo makapagpahinga. Dahil may inasikaso tayo mga anak, may bata. Tapos, okay lang sana kung nandito yung kamag-anak natin, yung mama natin, iwala. Yan ang mahirap pag dito, makasakit ka dahil walang, malayo ka sa pamilya mo. Ay, ang init. Ito po yung niloto ni Martin. Gustong-gusto po to ng mga bata din. Ano po to? Pakita ko po sa inyo. Ay, ito lang sa akin. Kakainin natin to dahil niloto pa talaga to ni Martin para lang sa akin at sa mga anak niya na mga may ubo. Tingnan po ninyo yung oras, alas 2 na, ito po yung una kong kakainin. Kasi nga kanina din nung kanina mga alas 10:30 dahil nga nagising na ako ng alas 10 pagtayo ko. Ginawan din ako ni Martin ng kape. Minum ako ng kape lang yun. At saka, ito pa lang yung una na kakainin ko ngayong araw na to. Kakainin ko to dahil maganda to sa may sipon, may mga trangkaso. Alata naman po sa boses ko, diba, na grabe talaga yung ubo ko kahapon. Sus, nako. Kanina, kasi si Martin kanina pumunta sa doktor, nagkuha ng resita ni Uma sa gamot niya. At sabi niya sa akin kung sasama daw ako. Sabi ko na, baka bukas na lang ako pupunta ng doktor. Kasi pag tuwing pumunta ako ng doktor, yung binibigay sa akin gamot, ganun din lang naman yung iniinom ko. Kaya, hintayin na lang muna ng mga ilang araw. Pag hindi talaga ito nawala, pupunta ako ng doktor. Wala naman akong lagnat. Ubo lang talaga. At saka yung ilong ko ba, pingot, ano ba, barado. Kaya, kakainin ko to para mawasan. Para makapaglinis. Kakain po muna ako at titikman natin ito kung masarap tong sabaw ni Martin.
At saka mayroon siyang itlog. Lagyan ng itlog. Ito kasi gusto ng mga bata. Kaya ito yung inapaborito to ng mga anak ko. Kain po muna ako. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe by Mommy Will channel. Goodbye. Living the highs and lows.